Mga ka-showbiz, nagparating ng mensahe si Anjo Eliana para sabihin na basa raw niya ang balita kung saan lumabas na nabayaran na ng tape INC si Navik Soto at Joey De Leon ng kanilang delayed talent fees. Nabanggit na meron ding pagkakautang sa kanyang Itbulaga at unti-unti naman siyang binabayaran. Pero may mahabang paliwanag si Anjo tungkol dito. Sabi ng comedian, TV host, dahil nagsalita na rin daw ang dating Senator Tito Soto at pati si Vic, magsasalita na rin daw siya at baka mabayaran na rin daw siya sa matagal ng pagkakautang sa kanya ng Itbulaga. Nagpapasalamat ako kay Tito Sen at kay Bossing kasi nagsalita na sila. Ayoko naman magsalita tungkol dito kasi sabi nga ni Bossing, pera lang yan, sa akin prinsipyo lang. Ganun na rin sana ako, o sige, prinsipyo na lang. Kaso, nainggit naman ako, bayad na sila, napapangiting pahayag ni Anjo. Ayaw na niyang banggitin kung magkano pa ang kulang sa kanya pero ang tansya raw niya, ang mga 5 hanggang 7 buwan na sahod niya ang hindi na ibigay. Alam naman daw ng BIR kung magkano ang buwan ng sahod niya sa Itbulaga. Sinimula ni Anjo ang kanyang kwento noong pinagdududahan daw siya ng ex-wife niyang si Jackie Manzano sa sinasabi niyang matagal na siyang walang natatanggap na sweldo bilang co-host sa naturang noontime show. Aniya, ang huling sumingil si Jackie ang nanay ng mga anak ko kasi ayaw niya maniwala sa akin na 7-8 buwan na akong hindi nagsisweldo. Sabi ko wala, syempre, inaaway ako. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka, wala ka namang sweldo. Sabi ko oo. Anyway, sabi niya, kaibigan ko si Bullet. Sabi ko, hindi ko alam kung may alam si Bullet dyan. Pero sabi ko, total sa inyo naman mapupunta yung sisingilin ko. Okay lang. Pero sinasabi ko sa'yo, walang gumagawa niyan sa tape na nagsusumbong ako kahit kanino. Winarningan ko naman siya pero gusto na rin baka sakali. Katulad nga raw ito sa kwento ni Tito Sen na hindi pa bayad si Bossing Vic pero nakakaltasan na ang kanilang VAT na ibinayad sa BIR. Kung hindi lumabas yung sinabi ni Tito Sen at ni Paring Vic, walang maniniwala sa akin na may utang pa sa akin. Katulad nitong sinisingal ako ng VAT noong March 2020. Sabi ko sa BIR, wala pa akong sweldo. Bakit nakalagay dito? Binayaran na kayo ng tape. Hindi po totoo yun. Ayaw ding maniwala sa akin ng accountant ko. Buti nga binulgar ni Tito Sen na nagdi-declare sila ng VAT sa BIR pero hindi pa nasisweldohan ang mga artista. Ganun yung nangyari sa akin, so hirap na hirap ako. Dagdag na pahayag ni Anjo. Hanggang sa dumating ang pandemya, doon daw nagsimulang magbigay ng papatak-patak ang tape sa kanila.